This is PHLV Radio Las Vegas, the monitor, looking globally at the periscope of the latest situations amid the COVID-19 pandemic. PHLV Radio Las Vegas, the monitor. Masagana panonood po sa inyong lahat, mga kababayan walang kaba. Sa bahaging ito, ang paglilingkod bayan ng PHLV Radio Las Vegas at ang mga membro po ng International League of Broadcasters ay minsan pang maghahatid po sa inyo sa sanlibutan na mga situation report para sa inyong kaalaman. Ang kasama po natin, membro po ng International League of Broadcasters, and siya po ay nasa bahaging New Zealand. And mamaya tanungin natin kung anong area at saang area po naman yung guest natin from New Zealand na member po ng International League of Broadcasters. And he's a lawyer, a DJ, a music man, a guitar man, singer, at saka siyempre para po naman sa kaalaman ng lahat, kilala ko po ito. And siya po naman ay organizer ng Yukbu Cebu. And siya po ay commentator sa AM-FM Radio and columnist ng Sunstar Daily Cebu and generally a media man. From New Zealand, ladies and gentlemen, member po ng International League of Broadcasters, Attorney Mel Libre. Welcome, Attorney. Pagbinisaya. Unto naman sa mga ngari, Rex. Good afternoon to everyone and to your listeners. And to our listeners and viewers, Attorney. Now, yes. Sa pagkakataong ito, batiin muna natin yung mga kasama natin sa Sunstar Daily, mga barkada sa Cebu City. They've been missing you, Attorney Mel Libre. Go ahead. The funny thing is that I write a column twice a week sa Sunstar, but I have not set foot in Sunstar for a few years. Since you left Cebu, huh? So okay. That's why there was an instance one time I went home, and then I went to the office, and the guard said, "Who are you? Meron ba kayong ID?" Hindi ka nakilala. Sabi ko na, "I'm a kuan columnist dito." "Oh, are you sure, sir? Columnist kayo dito?" Because you have never seen me there for a long time. Yeah. Right. And kumusta to na Sunstar mga staff? Yeah. Don't forget the editor and of course attorney. Si Nene, no? Si Nene na karon, Nene Caballero. Ah, si Nene Caballero na. Okay, Nene Caballero. Yes. Of course si Ching Attorney Siares, Attorney Chiking, advisor. Advisor to the younger set. Mm-hmm. So, sino pa ang mga kasama natin sa Sunstar Cebu, Attorney Mel? Si, For how many years ka na ba sa New Zealand? Very difficult question, ha? Ilang years ka na ba? Ilang years ka na ba? For almost 15 years already. 15 years, okay. So, but I visited Cebu about 2 years ago. So, okay. And I went to the Sunstar office. It's a totally different setting now. It is. Kasi I think they're geared towards digitalization. Right. Meaning say that you already have a station there that makes internet news. Si Cherry, I think Cherry Lim is the one, is one of their also be broad or podcaster, as we call it. And Attorney Mel Libre, don't forget Eli Espinosa, Eddie Barrita, si Anol Bungaya. Yes, si Anol Bungaya, and Attorney Frank Malilong, their birthday boy for the month of April and May. That's correct, yeah. Now, let's go back to business. Mga kaibigan, sa The Monitor po ng PHLV Radio Las Vegas, we'd like to ask Attorney Mel Libre, ano ang sitwasyon ng New Zealand and sa mga karatig po? Ano ba mga areas na malapit sa iyo and where in New Zealand are you located? Thank you. So, I'm located in Hamilton, New Zealand, which is in the North Island.
it's more like a center between the capital Wellington and Auckland, which is the busiest city. So I'm Auckland. In between, and the Waikato region where Hamilton City is located is more of a farming and agricultural area. I agree. Mostly mga cattle and sheep are here, and as well as mga horticulture area. So generally farmers are here. Filipino farmers at that are many here in the Waikato region. So yun ang that's where I am located. As to the situationer, I think you're wanting to know what's happening for the past few weeks here in New Zealand under the COVID crisis that we have now worldwide, and which is getting bigger and bigger there in the United States. And I pray for all the people of the United States that hopefully it will go down, no? And the number of deaths. I heard that yesterday there were about almost 3,000 deaths in just one day, the highest ever recorded, according to the latest that I read. But anyway, here, it's a contrast in New Zealand. Because yesterday was zero deaths, zero new, not a single person was found after all the testings to be having a positive COVID virus. Praise so it was it was one of the best news that was received by most of us New Zealanders yesterday. Nice. And also, how about in the neighboring areas? Where are you located, Attorney Mel? Libre. I'm talking in general as New Zealand as a whole, no? I'll give you an update. There were there were 1,487 total confirmed and probable cases in New Zealand. 191 are active, 4 are in the hospital, 0 are in the ICU, 1,276 have recovered, and 20 deaths. And as of the moment, we are on alert level number 3. Diba sa Pilipinas natay kanang sa typhoon signal, number 1 to number 4 naman tingin na karon. So here in New Zealand, the government adopted an alert level. So alert level 1, alert level 2, 3, and 4. The past few weeks, we had alert level 4. But about 2 weeks ago, or I think a week ago, the government reduced it to alert level number 3. Okay. So that's why in the past few weeks, mga pila to kasemana, I stayed at home. But this week, starting Monday or Tuesday this week, I reported to work as a lawyer, considering that the government has allowed operations of establishments so long as there is no face-to-face contact. Meaning to say, kay ako, abogado ko, for instance, mga kliyente na mo, manawag sa telepono, or there are certain transactions that can be done online, all of these are done online. So clients are not allowed to enter into our office. So muna siya ang situation ngari karon. And there is a possibility that it will be reduced to level number 2 next week. Upon that will be dependent on the findings of the government on whether everything is okay, meaning say there is no increase, there are no new cases, and that people have been observing social distancing and other guidelines provided for by the government. I think the social distancing, Attorney Mel, Libre, is being implemented worldwide because some people are optimistic that this will solve the contagious disease within their area. Pero may mga komentary din naman, anong gamit ng social distancing pagka nasa grocery area sila, nagkasalamuha and alam mo, malapit, wala ng 6 feet distance variation or whatever. And then marami ding komentary na
ano pa ba ang gagamitin natin sa, anong gamit ng ECQ and quarantine, eh, lumalabas naman ng mga tao, especially in New Zealand. What do you think? Firstly, I have not gone to buy grocery because generally it's my son who are younger than me. Of course, younger na ang mga anak. Yes, sila ang nag-kuan. But I was grocery. Told by them that when you enter most of the groceries here, there is always a kanang sanitizer. Siguro on a sanitizer. You are not allowed to bring any bag inside. Mm-hmm. No. And then when you go inside, then whatever you pick immediately and put it in your bag. Yeah. And then when you go out, so you pay and then you go out. And there was a time that there was really lining up, no? Mm-hmm. Especially when the level alert level 3 was implemented. Sus, ang mga tao to as Burger King, to as McDonald's, nag-usisok. Muto nga gitawag ang pulis to tell the people that hey, you should be doing social distancing. Mm-hmm. So, nari sa New Zealand, Rex, we don't have the kana mga katong mga GCQ, ECQ nga na. Ang amo is more or on alert level. Alert level. So, all right. Yeah, so karon we are on alert level number 3. Generally people can or 75% of the business establishments are already functioning. Ooh. That's 75% are functioning already, and wow. We are allowed to move. Sa una is stay local, meaning you say that kung mag-exercise ka, magkaulakaw ka within your area, right. No, within sa duol sa imong balay. But right. Karon they have already expanded it to regional. Regional. Meaning you say that you can go out of your area basta within the region. But it is disallowed kanang mga water sports. Especially going to boating, hilig ini mga kiwi o boating and fishing. That's right. Not allowed because of the fact that there are no guards, guards sa beaches. And number two is, who will save you kung something goes wrong with a boat off the sea? Right. Mm-hmm. So, mauna siya ang... That's a good precaution. And syempre, the New Zealander... You call them kiwi? You call them We are called kiwis. Yeah, kiwis. Okay, kiwis. Although there are many kiwis. There's a kiwi bird. There's a kiwi okay. Food. There's a kiwi dollar. Mm-hmm. And there's a kiwi right. Person. Mm-hmm. I'm a kiwi person. And I'm a kiwi person too. Kiwi. Kanang hiwi, hiwi, kiwi, hiwi. Balingag. Anyway, another question, Attorney Mel Libre. Do naman tay, we have farming business in New Zealand, right? Generally, cattle, sheep, vegetables, seafood. Yep. How is the food supply for the New Zealander? Generally, I don't think there's any problem for the moment, no? Kasi New Zealand is a producer country. So generally most of the output or produce of New Zealand are exported, like kanang mga kiwi fruit, kanang dairy, milk, and even mga farm things, sa sheep, and meat. All of these are generally exported. That's the major income of New Zealand agricultural products. So the problem actually is how to export them, but within the local market, wala yung problema kay we are well supplied considering of the volume nga wa mapagawas, they are still within us, within the country. So, dili yung problema. There's no problem in the groceries. When you purchase items, everything is generally available. So, wa may nga rin ka ng nagdugok aron magkuha og tissue paper. Sa Australia ra na. Yeah. Attorney Mel, I know that the New Zealanders are watching now, especially mga Filipino audience, because we are on the air worldwide. And we know that
the New Zealanders are welcoming mga immigrants. Do you welcome them? Do you would like to invite them to come to New Zealand to for work, especially mga medical yes. workers and anything mga possible profession yeah. for New Zealand? Primarily, New Zealand is in demand of kanang mga nurses, no, health workers, mm-hmm. okay. and as well as farm workers and mm-hmm. Kanang sa energy, no, and construction. And for the past few years, there has been really an increase in the number of Filipinos coming to New Zealand in those different industries. Gani in Waikato, where I live, there are so many Filipino farmers. When I say farmers, wow. they're the ones who run the dairies. Pasabot mm-hmm. na yung daghang mga, mm-hmm. let's say, usa ka gatos o 500 kabuok baka. Mm-hmm. So dunay mga 500. Duhat to tulo kabuok Filipino nganha nga mo'y nag-atiman ana. It's very mm-hmm. hard work because I've mm-hmm. come across some of these farmers, especially during the winter season, mm-hmm. nga manganak na ang mga baka. Okay. So sila in town, kadlaon, tuas mm-hmm. gawas, abugnaw yeah. kaistanan. Yeah. It's a difficult life. Mm-hmm. But then, kitang Filipinos, resilient mga kaistanan. So okay. they survive. But mm-hmm. in this time, karon, they are in difficult times considering kanang they cannot move around easily. Mm-hmm. And some of them are, some especially in the lumber business, forestry business, kanang mga Filipinos working there, dili pwede maka-report. But the sad, because of what has happened because mm-hmm. of the COVID crisis. Mm-hmm. One of the good things that happened is that the government is giving subsidy, mm-hmm. meaning to say ang kada through the employers, meaning saying kay way trabaho apan ang gobyerno ni hatag og ayuda para sa mga empleyado nga wa ka trabaho. All right. And secondly, there are Filipino organizations as well as the government who are sending out food packs. Mm-hmm. So dunay mga food packs ipanghatag nadto sa mga workers who are unemployed Filipinos and even students, no, mga estudyante nga mga gikas Pilipinas nga nangiskwela ra nga re, they wow. can avail of a help from mm-hmm. the government. So it's different totally if you compare it to mainland America. It's different. Kay daghan man mo nga naagog kaistanan nga re sa New Zealand. Mm-hmm. The population is 5 million. Five million. Mm-hmm. Sa tibuok nasod na. Mm-hmm. 5 million. Right. And then, so I think the government is mm-hmm. able to manage financially the influx of migrants. By the way, Attorney Mel, are you being managed by a governor and a local mayor in your area? Koan, generally nga rin, sa New Zealand, there is... The elected officials are the members of parliament, meaning say mga kongreso na to, di ba, sa Pilipinas. Parliamentary. Mm-hmm. So, and each of the members of parliament, they mm-hmm. come from different supposedly districts, no? Okay. They're elected by districts. And then we elect also local. The local mm-hmm. are only municipal or city. Municipal we have no city. We have no governors here. We have no mm-hmm. province. Mm-hmm. Why probinsya nga rin? Right. So, okay. ang region... Mura sa Regional Development Council sa Pilipinas. All right. Nga kanang they are appointed people. Mm-hmm. So appointed sila ang da sa region just to make sure that everything is well coordinated. Right. Wa sa pork barrel nga re ang mga MP. What's up tay barangay? What's tay mga konsehal sa mga barangay? Walay barangay kay. Walay barangay. Ay, barangay, so, mga Pilipino. Ang Filipino community ra, magbarangay-barangay. Barangay-barangay lang, magdad. Na Bisaya, na Ilocano. Yeah, you're right. Nindot, no? At least, we knew that in New Zealand, in your area, Ilocano, Ilonggo, Cebuano, Tagalog, and different Filipino descent, yeah. At least, andyan sa New Zealand. And yes, would you like yes. to invite them to come over and then work in New Zealand? What do you think? 5 million pa naman mo, di ba?
I am not in a position to invite you. kasi you go to the this is also another issue actually kanang mga how do you call it, scams, no? Scam. Okay. Daghang mga dunay mga tao nga mangimbitar nga rin sa New Zealand unya dili day registered right. With unya parikon nga rin unya. There have been and I must tell you this that there have been a number of Filipinos who have committed suicide in New Zealand because of the fact that they were misled into coming here. Right. So meaning misled means they came here as students and with a promise that ikaw man i-graduate nimo maka trabaho din ka and you become a citizen. It is not that easy. Unya then so what will happen is somebody comes in here unya estudyante unya dili ay pwede nga mahimong citizen or permanent resident unya wala na kwarta. Wa na'y kwarta. Unsa may buhaton ako? Muuli ko sa Pilipinas. Di muuli. Kay naiutang dako ngadto. So as a lawyer, Attorney Mel, I don't know your specialty now in New Zealand. Unsa may ka-advise nimo sa mga ingunana nga they're listening to us on the monitor all over the Philippines and all over the world. Go. Well, I am a lawyer. I am not at the moment specializing in immigration. But my advice is if you want to come to New Zealand, you visit the Immigration New Zealand government website. Right. Because if you go through that page, the official government webpage, everything is there. You don't even need advice. Hey. Because of the fact that the instructions and the forms are all there, you don't have to spend usually katong uban nga dili magbasa unya mo ato kanang mga agent or educational institutions pangayuan og 17,000 to $20,000 dollars, but you can do it yourself unya mas maayong ikaw gyud mo trabaho magtan-aw magbasa. Kaya imo gunang kinabuhi, di ba? Right. You are going to invest your life to a different country and therefore you should know about that country and you should work hard to see unsa mga regulations so that when you come, if you are approved, then all the papers, all the required papers are there. No, you don't owe it to anybody but yourself. We thank you for that. Ito po ay bahagi ng paglilingkod bayan ng PHLB Radio Las Vegas. Mga kababayan, wala ka ba? Narinig po niyo si Attorney Mel Libre. And totoo ba ito? Na the best water, drinking water in the world is coming from your country, New Zealand, Mel? Well, I drink regularly New Zealand water. And I think I feel younger and feel more handsome with that. I noticed the skin is getting younger, huh? So we agree now that the best drinking water and the best source of drinking water is in New Zealand, number one in the world. Tingaling madipatihan ta na sa ubang lugar. Anyway, mga kaibigan. Labi na sa katang Mandawi, lami kayo itong sabang dako na kuan, tubig. Yeah, tungod sa San Miguel Beer, namadiya ang brewery. Anyway, ladies and gentlemen, masaya po kami sa mga nanonood po sa atin na hindi nakakaintindi ng Cebuano, but we're trying to communicate with you. Please learn Cebuano because it's the Cebuano dialect is so sweet and so frank at saka funny. And Gani, go ahead, wait. Attorney Mel. If it's all right with you, I'm a musician at heart. I know. At the moment, doon ako yung usaka Facebook page called B Orig or Bisaya Orig, and for the month of May, karong Mayo, I declared it as Buwan sa Musikang Bisaya. Right. So the month of Cebu of Bisaya music, and I noticed that ngadto sa Cebu karon daghang mga kalihukan ang ato mga Cebuano or Cebuano nga mga musikero activity like, of the musicians. Yeah,
on the internet, ha? On the internet, mm-hmm. kaya di right. man sila ka-perform live. Like live. Si kana sa Tango 22, ni Katsky, si Jude Gitamundok. Right. Doon na sila maayang tulungan noon kanang Dasig. Yeah. Wherein they are asking people to donate a certain amount. Ang target nila is 500,000. That's 500,000. And they will buy rice. Mm-hmm. Bukas, aron iapod-apod sa katong nanginahanglan. Right. A very good project. Beautiful. So, ang akong panawagan is for Cebuanos o mga Bisaya to support local musicians and their Dasig. Original materials. Dasig. Dasig. Like Mr. Jimmy Borja is in LA and he's willing yes. to help that. Si One Eugene of the, Tan. Eugene Tan yes. is in Cebu. Yeah. Very good composer. Yeah. Mm-hmm. And many of them. Daghang kayo. Yeah. Many of Cebuano composers. So that's a good project. And anything more that you'd like to add up, Attorney Mel Libre? Kana lang tingali, Rex, I have given you an update about New Zealand. We're doing happy. Good here. And hopefully we will be back to normal within the next few weeks. And as of this moment, ang among Prime Minister, si Jacinda Ardern, is attending a meeting of the Australian Cabinet, okay. which is our neighboring country, mm-hmm. because we are trying Very to close. Establish, expand our bubble. When you say bubble, there will be, kay ang taga Australia, dili kaari sa New Zealand, ang mga New Zealanders dili kaadto sa Australia right. for the moment. Mm-hmm. And then I think, hopefully, cross our fingers because Australia has already sort of addressed the spread, no? Murag nahinay na sila, haw niya, nahinay sa angari sa New Zealand. It's possible that both countries will open their airports so that there will be now travel between the two countries, nice, hopefully. Nice. Yes. So Australia is coping up with the COVID-19 pandemic and New Zealand now is doing well. Congratulations to those who are living and who are residents of New Zealand in the island and the whole country. Yes, Rex. Yes. Congratulations from the Monitor PH Silver Radio. Pangwakas na pamamaalam, Attorney Mel Libre. And don't forget, this is not the last because we'll be having a lot of information from Australia, from New Zealand, and from your neighboring countries around in your area. Okay, Attorney Mel? Looking forward to that, Rex. Thank you so much for giving me the opportunity to inform you on what is happening in New Zealand. And more power to you, Rex Ricarte. Goodbye. My pleasure. Thank you very much, Attorney Mel. At inyo po napanood si Attorney Mel Libre. Pinakabuod po ng mga pangyayari sa New Zealand. Kami po ay babalik sa The Monitor ng PHLB Radio sa ilang saglit. There are everyday actions to help prevent the spread of respiratory diseases. Wash your hands. Avoid close contact with people who are sick. Avoid touching your eyes, nose, and mouth. Stay home when you are sick. Cover your cough or sneeze. Clean and disinfect frequently touched objects with household cleaning spray. For more information, visit cdc.gov/COVID-19. This message brought to you by the National Association of Broadcasters and this station. This is PHLV Radio Las Vegas, The Monitor, looking globally at the periscope of the latest situations amid the COVID-19 pandemic. PHLV Radio Las Vegas, The Monitor. Mga kababayan, walang kaba. Minsan pa pong bumabalik sa himpapawid ang inyong PHLV Radio, The Monitor, dito pa naman sa Las Vegas, Nevada. Alam po ninyo, araw-araw na lang ang mga pangyayari ay tungkol pa naman worldwide sa COVID-19. Ngayon pa naman ay May 2020. Panahon para tayo po ay sisiglain po natin ang sarili po natin. Kasi lagi na lang tayo nalulungkot, lagi na lang tayo nababagabag. Dito pa naman tayo sa magandang report na galing pa naman sa Antelope Valley. Nakikita natin na ang spring ay bumabalik na naman.
sa United States of America. Sa Antelope Valley pa naman, pakinggan natin ang report ng ating kasamang Lenny Gumera, member po naman ng International League of Broadcasters. Lenny, happy, happy day. Go ahead. It's very windy here in Antelope Valley. It's close to the Poppy Reserve. Poppy, this flower here, spring flowers, it's the state flower of California. And it's blooming time. That's why you can see around. There's a lot of it. And there's people visiting, supposed to be in the Poppy Reserve part. But they closed it because of the pandemic. Even though it's stay at home, but many people are just coming out to breathe the fresh air and see the beautiful flowers. We don't have to get very close to each other like the rest of the people. If you can see, we're scattered. Like there's people here and there, groups of people. And I brought my sanitizer. I brought my mask. It's really good and sunny. If you can come here, it's still good. At least maybe 2 weeks or three, it's still good. Inyo po napanood, mga kababayang walang kaba. Si Lenny Gumera po naman ng Antelope Valley, California. Siya po ay nagpakita ng talagang inspirasyon para po naman sa mga kaibigan natin nanonood sa PHLV Radio The Monitor. Sa gitna po naman ng kainis-inis na problema natin sa COVID-19. But this time, everybody should be happy because it's springtime and afterwards, summer na po. Mga kaibigan, dito pa naman tayo magbabalik sa balikan po natin yung mga developments po naman na nagaganap sa Katarman, Northern Samar, sa pamamagitan po naman ng ating kasama and reporter po naman at situationer na member po naman ng International League of Broadcasters. Pakinggan po natin si Jane Galit Bantayan. Jane, go ahead. Come in. Update naman mula dito sa Northern Samar. Bibigyan ng local government units Katarman ng tax relief ang mga nagmamay-ari ng hotel at lodging houses sa Katarman na magpapagamit sa kanilang mga pasilidad para sa mga returning residents. Kinausap na ni Katarman Mayor John Rosales ang mga owners upang hikayatin ng mga ito na ipagamit ang kanilang hotel at lodging house dahil sa inaasahan na pagdami ng mga uuwi sa probinsya oras na tanggalin na ang enhanced community quarantine sa National Capital Region sa buong Luzon area at sa iba pang rehiyon. Limitado lang daw ang kaya ng munisipyo na lugar para sa mga uuwing residente. Nakiusap ito ng tulong sa mga negosyante ng Katarman. May mga hotel owners na hindi pumayag sa dahilan na doon rin daw ang kanilang tirahan. Ngunit marami na naman ang pumayag. Ang pakiusap lang nila na siguraduhin na malinis ang lugar at ligtas ito sa virus sa oras ng kanilang paggamit. Bago pa man gamitin ang lugar, nagpahayag ang mayor na magsasagawa agad ng disinfection activity ang Task Force Disinfection Team. Ang mga pasilidad ay dadaan din sa disinfection protocols. Nangako ang munisipyo na tutulungan sa promosyon ang mga establishmento at tax relief nang ibig sabihin, babawasan ang kanilang babayaran sa buwis. Nag-issue na rin kahapon ng executive order, sinuri Summer Governor Edwin Ongchuan's extension naman ng general community quarantine sa buong probinsya hanggang sa May 15. Samantala, sa Eastern Summer, hinikayat na rin ni Governor Benny Bardone ang mga local chief executives na magkaroon na rin ng isolation areas sa bawat munisipyo para sa mga magbabalik probinsya. Inirekomenda ng gobernador na gamitin ang mga public structures katulad mga school buildings, evacuation centers at iba pa para sa person under quarantine. Yan ang update mula dito sa Northern Samar. Ito si Jane Galit Bantayan, nag-uulat. Yan po ang mga tilamsik na mga situationer ng kaibigan po natin sa Northern Samar, sa Katarman. Jane Galit Bantayan at sa kanya po namang international report galing po naman sa Pilipinas. Mga kaibigan, babalik po naman ang ating The Monitor dito po naman sa PHLB Radio at
maririnig po natin ang report at situational report ng another International League of Broadcaster member, Tony Vergara, after this. This is PHLV Radio Las Vegas, the monitor, looking globally at the periscope of the latest situations amid the COVID-19 pandemic. PHLV Radio Las Vegas, the monitor. Mga kababayang walang kaba, bumabalik pa naman sa Himpapoid sa ikalawang singkad ng ating palatuntunang The Monitor. And kasama po naman natin sa bahaging ito ang iba't ibang mga member po ng International League of Broadcasters sa iba't ibang bahagi po ng mundo. And syempre, di natin maiwanan ang ating mga kasamang mga broadcaster po sa industry na ito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. And sa mga sumusubaybay po naman sa atin sa Middle East, sa Asia like Hong Kong, Singapore, Malaysia, and different parts ng Asia, and of course UK, at ang dami kasing mga iba't ibang lugar na naroroon ang mga Pilipino. Palagi ko sa North Pole may Pilipino rin. Sa bahaging ito, mga kaibigan, sa The Monitor ng PHLV, ibinabalik po namin sa inyong kalagitnaan po ng ating pakikipagpanayam kay Mr. Tony Vergara, broadcaster, and siya po naman ay very professional sa kanyang trabaho, and he's been in the broadcast industry for quite a long time. And here's Mr. Tony Vergara, direct from Davao City. Tony, go ahead. Magandang gabi dyan, no? Gabi pala dyan. Dito naman ay maga. Okay. Mm-hmm. Sa lahat ng mga nanonood ngayon sa PHLV Radio, I miss you a lot, Rex, ang ating anchorman. At, missing you too. Mm-hmm. Okay. Ganun pa rin, no? Ang mga pangyayaring may kinalaman sa programa ngayon o itong problema ngayon ng buong mundo na uutal ako, ha? Pagkakaharap kita na uutal ako, Rex. Mahitungod, Isibuano. Yes. And okay, tungkol, tungkol sa Tagalog yun. Nagaganap ngayon na napakalaking problema sa buong mundo, no? Mm-hmm. At siguro excited din kayo malaman kung ano ang latest news sa mga kautusan na nanggagaling sa Malacañang. Mm-hmm. By the way, I would like to congratulate our President, President Duterte, for being one of the most famous leaders in the world, no? Number, ano siya eh? Number 5. Okay. So, 5 lang kasi ang kun eh. 5 lang kasi ang pinili. Number 1 yung sa Russia. And all the rest, hindi ko kilala yun. But anyway, we are proud to be included as a Filipino, to be included in that list of most powerful leaders in the world. Okay. So, ganun, Rex. Ganun ang pagbabalita natin, unless you want me to proceed now. Okay. Maganda kung bigyan mo kami ng bird's eye view about Southern Mindanao and yes, of course in the city of Davao and the other parts of the neighboring provinces. Okay. Alam ko meron pa mga nakuha mga statistics. Go ahead, Tony. Just very lately about sa number of cases, no, ng COVID, medyo may nadagdag ng mga about 15 patients, but that's all. Medyo kumalma ngayon kasi talagang pinatupad ni Mayor Sara dito sa Davao at all over the Philippines itong ating presidente na tatay ng ating mayor na si President Duterte ang kautosang wala mo nang lumabas. Nag-ECQ pa rin, no? Ngayon, may bagong order na. Dito nga pag-uusapan natin. May general? General na, no? General, ang tawag dito? EQ. General
Oo. Mm-hmm. Quarantine. Mm-hmm. All right. So, ito ang report natin. Maliban doon sa report ko na may karagdagang mga about 15 COVID patients, ang nagaganap ngayon sa buong ito ang bagong order, no, ang general. Well, natutuwa, ang daming natuwa kasi pinapayagan na sila. Kaya lang yung mga sweet 60 up, wala sweet yun. Sweet 60, still, Still you have to stay at home. You have to stay home. Stay Oo. At home. Yeah, ako magdadalawang buwan. Ito ang, this is now the report, no? Kasali ka ba sa 60? Sweet 60? Oo. Huh? Kahapon. Ba't kami? Kahapon. Oh, kahapon 55 lang ako, ngayon 60, no? After the 15th of May, so today is dito sa atin. Happy, happy. Mm-hmm. Happy. After the 15th of May, kung ang ECQ daw will not be extended anymore, no, we should all assume that a GCQ will be imposed on all of the regions affected by the COVID-19. Mm-hmm. So, tulungan daw natin, sabi dito sa report, tulungan daw natin ang Malacañang na to inform people of the new normal we have to follow. Ito ngayon, no, ang bagong order. No? Itong mga general community quarantine rules, one is selected workers in non-essential services are allowed to go to work. Non-essential, no? Like electronics, exports, manufacturing, e-commerce, delivery, repair services, maintenance, housing. Ito yung non-essentials. Pwede na sila. Oh, non-essentials. They're allowed to go to work. Now, number two, itong half of employers work from home. 50% are working on-site. Meaning, lahat ng mga employees pwedeng sa bahay na muna magtrabaho, depende sa age niya, pero 50% are working on-site, doon mismo sa kanilang opisina o kung saan nakalagay yan. Like what? For example, itong finance, itong business process outsourcing, yung BPO, and non-leisure trade and service, yun. And number three, will remain closed, sarado pa, no, ang mga schools. Hindi pa magbubukas after May 15. Mag-graduate yung iba. Kung, siguro online yung klase nila. I mean, it's online actually, pero hindi natin alam kung gaano to nakaka-affect sa kanilang yung study nila, habits nila. Is it working? By the way, Tony, before I forget, diyan ka muna. Huwag mo kalimutan yung subject mo. Okay. Davao City, Gensan City, and all over parts of Mindanao, alam natin na meron tayong supply ng vegetable products, seafood products, cattle products, dairy, especially going to Santa Cruz on the south part of Del Sur. Hindi ba nasi-short ang Davao City ng panga, buntot at saka kinilaw sa Bangkeruhan or Agdao public market? Oo, kasi lahat nagagaling yan sa May shortage, sa may shortage ba? May shortage? Yeah. Wala Rex. Yung so we have all the supplies, food supplies for Davao City and many parts of Mindanao. Yes, as far as this food items are concerned, no? Especially itong barilis, tuna fish, no? Tuna. Yes, kasi diyan sa diyan sa parteng General Santos City. Right. Ewan ko kung talagang bakit ba hindi nawawala ang tuna diyan? Ang dami talaga, no? Ngayon, kahit na inaatake pa ng China and Japan ang illegal fishing sa Gensan, di pa naubusan ng isda, barilis, and tuna. I think meron akong ipapadala
sa mga listeners and audience po natin, viewers, ng yung mga isda na pinaghuhuli sa Mindanao. I'll show you that later on. Okay. Okay. Balik tayo kay Tony sa kanyang mga pinag bibigyan niya ng development sa in the Philippines. Go ahead, Tony. Okay. Yung schools will remain closed, no? All right. And then amusement centers closed yan. Mm-hmm. Leisure facilities, gaming like itong sabong. Ano? Sabong. Sabong, wala yan. Oo, at saka itong ano? Casino, wala yan. Casino, gaming, wala. Basta any gaming, any ano? Gaming. Basketball. Yeah. Okay. Oo. At saka yung tourism services sarado yan. Sarado, no? So sino yung hindi permitted to leave the house? Ayun, yun ang masakit. Yung those people who are not allowed to leave the house. To mga bata from 0 to 20 years old. Pwede. Hindi pwede. And then elderly. Ito masakit itong ano, elderly, 60 years old and above. Nako. Mm-hmm. 2 months na ako eh. 2 months na akong nasa bahay lang. Quarantine. Di ba may kasabihan tayo, Rex, na there's no place like home? Of course. Okay, home sweet home. Ito yun. Yes. Ito yun. But if you are kept there for months. 2 months, nako, the 60 days, parang ayawang ko. Kaya nga, dito sa mainland America, Tony, the month of May is the mental health month. So the mental health month. So the professionals in medical field, they have to talk to a lot of people, especially kumusta daw ang kanilang mental health. So we are concerned for the whole month, and we are concentrating that in mainland America para makatulong naman sa mga naapektuhan ng quarantine, naapektuhan ng shutdown, naapektuhan ng lockdown, naapektuhan po ng down to down, down to down. Don't let me down. Don't let me down. Ikaw nga sa Beatles. Don't let me down. Yes. Diba? So, yun ang mga yun ang mga observation natin in mainland America. Kasi hindi natin maiwasan or hindi natin may pagkakait sa mga naiiwan sa bahay na mahirap yung ikay naiiwan at hindi ka lumalabas. Dapat kahit na sa hagdan lang kung pwede. Diba? Makakita ka man lang ng go ahead. Alam mo, Rex, even the normal practices mo like jogging in the morning, natatakot ka kasi ito pa lang itong virus na to, it's all over. Kaya lang hindi yan umaabot ng itaas daw, sabi. Meaning gaya namin, no, we are on lang. The second floor, no? At saka yun, mahirap daw umangat daw ng virus. That's why it's safe to stay here. Kaya lang, when you are locked down for 2 months, 2 months, 60 days, consecutive days, naku. But anyway, wala tayong magawa kasi pinabayaan nating umabot tayo ng 60. Right! Dapat pugong sa edad, PE. Pugong sa edad. Oh, and diba people yung with high-risk health issues. Yung mga taong may, ibang sickly with high-risk health issues, hindi pwede, hindi makakalabas yan. Alam mo, what is really bothering us is that hindi pa nga tapos ang COVID-19, meron namang pumasok na similar, mas mabagsik pa. Ano pa? Sikli sa COVID-19. Ano pa? The same origin, the same place na kung saan ang galing ito, Wuhan pa rin, China. Grabe. So, the more that we cannot help but think that this is going to be a long period of time. Like ang sabi ng mga experts, baka abutin pa tayo ng December. Imagine December ka, wala man lang, you cannot even kahumpay-humpay.
Mm-hmm. Yes, you cannot even leave your house. You're right. Ako. Mm-hmm. I thought that, Rex? Mga kababayan walang kaba, kayo po'y nanonood sa The Monitor ng PHLB. Ang inaasahan lang po namin na kung tayo ay mag-iingat, especially yung tinatawag nating personal hygiene, iwasan natin yung mga lugar no? May mga asymptomatic. So iwasan natin yun. And always wear gloves, kung meron tayong gloves. Wear the mask para maiwasan natin yung... alam mo kasi airborne yun eh. Airborne yan. Kaya ingatan natin. My concern in the Philippines, in Manila, may mga panahon na shortage of water. And may mga panahon na nagbabrown out. May panahon din naman na bumabagyo kasi nasa Luzon yan. Now, how about in Davao City and the outlying provinces and the other cities surrounding the area? Do you have any problem? Kasi ang tubig, alam ko naman malakas ang Dumoy water. I don't know if anong mga developments as of today, 2020, ng Mayo 4, May 5. Go ahead. Yung source ng tubig from Dumoy, patuloy yan. Kaya lang, itong Davao City Water District is really supplying enough water for each household. Mm-hmm. Walang problema yun, no? Alam mo, Davao, talagang ang tubig dyan, talagang malakas. So, wala tayong problema dyan. Kaya, yung sa hygiene, hindi rin problema kasi maraming tubig talaga dito. Alam mo yan, Rex, you came from this place, no? Sarap maligo sa Davao. Meron dito. Only shops catering to necessities will be allowed to reopen in malls. Ngayong May 15, yung shops catering to necessities will be allowed to reopen in malls. Mm-hmm. Malls will limit entry of shoppers. Okay. Malls will be limiting the entry of shoppers. Number 6, air conditioning will be limited in malls. Mm-hmm. So, hindi sa lahat ng oras, hindi kagaya noon. Especially before nangyari itong COVID-19, talagang pag bukas nila, kugano kaagad ng aircon. Ngayon, hindi. They have to put off their air conditioning units at a certain time of a part of the day, no? And then, air conditioning will limit in malls. Wi-Fi will not be provided. No loitering allowed. Nako. And then number 7, priority construction projects can resume. Yung kalsada, yung basta mga infrastructure projects. By the way, another thing, Tony, I'll cut you off for a moment. Is the liquor ban lifted in Davao and in Mindanao as of this time? Well, wala yan. Oh, it's not lifted yet. Not yet. Not lifted that. You cannot be seen outside drinking yung mga liquor, yung mga matatapang na inumin. I don't know with beer, pero just the same, talagang iniiwasan nila yan. Wala mo nang ganyan. Yeah. And then, non-workers are allowed to buy food and go out to avail of essential services. Yung mga hindi katrabaho, they're allowed to go out. Yeah. Allowed will be people who are 21 to 50. Pagka-age na talaga, nabibitin ako. 21 to 59 lang. People who are 29 to 59 years old. No? Except again, children, elderly, vulnerable people. Alam mo, may joke dito ngayon, Rex. Alam mo ang joke dito? Tagalogin mo, ha? Oh, yes. Ang joke dito ngayon is, itong mga senior citizens from 60 up hanggang senior up yan hanggang kahit na 100. Kaya lang kung 100 dapat you are chaperoned, may kasama ka. Caregiver. Dapat hindi dapat sasamahan ka ng either nanay mo o tatay mo. Okay. That's one way of saying hindi ka talaga allowed.
Eh, wala na si tatay, imagine. Si nanay. Wala na siya, pero tagalin na libig. Oh, you just imagine. By the way, 100, one thing. Let's talking about 100 years old. Yeah. May napansin ka ba na as of April and May, na marami pa rin ang nanganganak ng mga buntis in Davao and in your outlying areas? Ah, yes. Oo. Ayan, oo. Mm-hmm. Mm-hmm. Pero, what age? Yung senior? Hindi. Yung mga bata. Bata, yes. Mga, totoo. Ayan. Mga born as of April and May. May mga newly born ba? Go ahead. Bakit kaya? bakit? Pero ngayon, hindi na pwedeng magbuntis kasi social distancing or spacing, no? Siguro nakalusot sila, ng mga nakaraang buwan before December bago pumutok yung COVID-19 dito sa buong sanlibutan. Anyway, magkakaroon po naman tayo ng iba't ibang features today and alam ko na marami kang inihandang statistics, Tony, but reserve that. Marami pa tayong pag-uusapan in the next coming week kasi marami tayong mga International League of Broadcasters member na naka-standby. They're joining us right now. Okay? Yeah, I miss them. Yeah. And don't forget, mga greetings mo dyan for Davao's audience and people who knows you much and the better in your area. Tony, go ahead. Yeah, okay. Don't forget, batiin mo yung mga kaibigan natin. Go ahead. Kaya nga, nagpapasalamat ako at maraming nakikinig at nanonood sa ating programa ngayon. And this can be seen all over the world. Mga kaibigan natin, especially mga kasama ko dito, mga international broadcasters, I miss you a lot. Hindi ako nakalabas. At lalo na sa mga liblib na puok, ayaw nila, they don't want that kind of adjective, liblib. Pero malalayo from Davao City. Like for instance, ang Usami City, I stayed there for about 11 years, no? Sa radio pa rin, lahat, sina Celso, si mga ano ko to, si Celso, at saka si ano, ang dami daw pero nakalimutan ko yung pangalan. Yung ano, eskwelahan, Marine, yung eskwelahan na pag-aari ng mga Cebuano in Usame City. Maritime. Okay. Yes, si ano yun? Alan. Si sila Alan. Maglasang. From napakalaki ng ano ngayon, sina right. Pepe. Kung nakikinig ngayon, I have to communicate with the president now. Alan. Kasi, who's the president now? Kapatid ni Alan? I don't know Alan. But the younger. We are the younger set. Younger. Yes, oo. Yeah, yes, we're the younger set. Yun. Mm-hmm. Oo, yeah. At I belong to Alan, younger. Aya. Ka-age level mo si Alan. Anyway, salamat ako at I was given this chance to greet them and I hope they are tuning in right now. Morpheus Agot, he was very active in those years that I was there managing a radio station and naging ano tayo, broadcaster tayo. Magaling yan si Morpheus, he's a writer also. He writes for a national newspaper when he was in Manila. But naging nakasama ko doon because he's from Tangub City. Okay. And the former governor si Loreto Ocampos. He was the governor prior to this term now. He's very active. Then Celso Toledo. Yeah. At saka si Jay and his brother. Magagalit sa akin yung kinalimutan mo ako. Alam pag bakit kaya pagka nabigla ka, Rex, nawawala yung sasabihin mo? Kaya mas maigi, Tony, the next time we meet again on PHLV Radio The Monitor, paghanda mo ni mga pangalan ng mga kaibigan natin. Oh yeah, I will do that, Rex, and, next time. In the present. And huwag mo kalimutan yung partner mo dyan sa bahay. Naka-social distancing ka, spacing.
Kay Aline. Okay, social nga, patiin distancing eh. Oh, si ito ang aking technician dito eh. Kay si Aline. Patiin mo. No kissing, no touching, spacing lang muna. Yes. No talking. Yeah. Okay, then, Tony, pamamaalam. Bago tayo yes. magwakas, go ahead. Well, salamat po kahit na sa daling panahon na ibigay ko ang report, may kinalaman dito sa COVID-19 sa Mindanao. At next time, i-report ko po sa inyo ang mga latest news about the affliction of this COVID-19 all over Mindanao. Asahan niyo po yan. Sa ngalan ni Rex, ang aming anchorman, aming kasama na international broadcaster din. Tony Vergara, nagpapasalamat at nagsasabing good evening. Thank you. Salamat. Salamat, Tony Vergara. Mabuhay ka. At inyo po napanood, mga kaibigan, ang pinakabuod ng mga pangyayari sa Mindanao, Davao, and different parts of Del Sur, Davao del Sur del Norte, and Oriental at Mindanao and Davao de Oro. Meron tayong isang de Oro na ngayon. Dito yes. po naman sa PHLV Radio The Monitor. Mga kaibigan, ito po naman ang kabuuan ng ating mga balita, information dissemination po ng PHLV Radio The Monitor ng Las Vegas. Sana po ay nakapaglingkod po kami na kahit na kukonti para po naman sa inyong kaalaman at information dito pa naman sa Las Vegas, Nevada. So ngalan po naman mga kasama namin sa PHLV Radio, Las Vegas, Nevada, and The Monitor, ito po ang inyong abang lingkod, Rex Ricarte po lamang. Magandang araw. This is PHLV Radio Las Vegas, The Monitor. Looking globally at the periscope of the latest situations amid the COVID-19 pandemic. PHLV Radio, Las Vegas, The Monitor.